Napansin mo na rin ba ito sa inyong kuko? O baka may kakilala kayo na nagtataglay ng kakaibang korte o hilatsa ng kuko na katulad nito? Kung inaakala mo na ito ay maaaring normal nga lamang, ay halika dahil nakababahala pala kung mayroon ka ng klase ng kuko na ating pag-uusapan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin kung ano-ano nga ba ang mga sanhi, dahilan at kondisyong kaugnay ng ganitong hitsura ng mga kuko. Dahil baka hindi ka nga aware at ito nga ay binabaliwala mo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ano nga ba ang kondisyong ito na nagaganap sa ating mga kamay? Partikular na nga sa ating mga kuko. Mga kuko na tumutupi paitaas sa halip na paibaba o outward curl. Ito nga ang kondisyon sa kuko na kung tawagin ay coilonesia o spoon nails na maaaring makita sa mga kuko sa kamay at sa paa. Ito ay kapag ang ating mga kuko sa daliri ay bumabaliktad ang tubo na animo spoon o kutserita, at maaari mo nang lagyan ng ilang patak ng tubig o likido sa ibabaw nito. Ang salitang coilonesia ay isang Greek na terminolohiya na ang ibig ngang sabihin ay malalim. At kung mapuna mo nga ito sa inyong kuko mismo o sa kuko ng inyong kapamilya, ay hindi mo nga ito dapat na ipagpasawalang bahala pa, sapagkat marami palang karamdaman ang ipinapahiwatig ng ganitong kondisyon. Ang pagkakaroon ng spoon nails ay kadalasang sanhi ng pagkakaroon ng iron deficiency o ng anemia. Maaari rin kayong makaranas ng madali ang pagkapagod, pamumutla at hirap sa paghinga kung meron kayo ng spoon nails. Batid mo ba na ang ganitong kondisyon ng kuko ay maaaring sintomas na mga karamdamang maaaring meron kayo, katulad ng celiac disease, diabetes, sakit sa puso, lupus, malnutrisyon, psoriasis at protein deficiency? Ayon nga sa pag-aaral, maaaring mamana sa magulang ang kondisyong kagaya nito. Maaari ding bunga ng environmental factors katulad ng labis na malamig na panahon. Mayroon ding ibang tala na ito ay maaaring nagiging bunga ng manual labor o panganganak. Ang mga tao rin na madalas exposed sa mga petroleum-based products ay maaaring magkaroon sa kuko nito. Kaya naman, kapag meron ka nga ng ganitong kuko, ay mainam na kumonsulta agad sa inyong doktor upang mas malaman nga ang maaaring sanhi nito. Kadalasang nire-resitahan ng mga iron supplements at dietary changes ang mga pasyente na mayroon nito. Subalit mainam din na kumain ng mga pagkaing mayaman sa iron katulad ng red meat, pork, poultry, seafoods, beans at ilang mga dried fruits kagaya ng raisins at apricots. At higit sa lahat ay ingatan at alagaan ang inyong sarili, dahil ang kalusugan nga ay isang kayamanan. Ikaw ba, mayroon ka rin bang napansin kagaya ng kondisyong ito sa inyong kuko? O meron kang kakilala? Napansin mo na rin ba ito sa iyong mga kuko? Isang maliit na espasyo na makikita kapag pinagdaop o pinagdikit ang mga daliri. Kung wala ka nga nito, ay magtaka ka na, sapagkat ito ay isang malinaw na indikasyon ng problema sa iyong mga internal organs. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang nakakagulat na kahulugan kung wala kang ang espasyo o maliit na uwang sa pagitan ng iyong mga kuko sa daliri. Ang kamay natin ay isang napakahalagang parte ng ating katawan na madalas nga nating ginagamit. Bahagi ng katawan na simula umaga pa lamang hanggang sa gabi ay hindi na tumitigil sa kakatrabaho.
Subalit minsan ba ay natingnan mo na ito o napagmasdang mabuti ang iyong mga palad at mga daliri? At naitanong mo ba kung gaano na nga ba ito kapagod at gaano na nga ba ito kagamit na gamit? Maraming mga pangkaraniwang sakit o karamdaman ang nararanasan ng ating mga kamay na bunga nga ng ating paggamit dito ng sobra-sobra o kaya ay pag-abuso. Kabilang na nga riyan ang arthritis, triggered finger, ganglion cyst at ang mga pangkaraniwang pasma o panginginig. Subalit batin mo ba na mayroon pa palang isang klase ng indikasyon o palatandaan na sa kamay mo lamang o sa kamay lang natin makikita, na isang indikasyon o palatandaan na ikaw ay mayroong sakit na dapat bigyan ng pansin? Ito ay sa iyong mga kuko. Obserbahang mabuti ang iyong sariling kamay. Pagdikitin ang mga kuko sa iyong hinpalasingsingan o pang-apat na daliri. Sipatin ang pagitan nito. Sapagkat marapat na ito ay mayroong maliit na anim o ihugis diamanteng espasyo. Dahil kung wala ka nga nito, ikaw ay nagtataglay ng clubbing finger. Isang kondisyon ng mga daliri sa kamay at sa paa na bunga ng pamamaga ng mga nail bed o terminal phalanges. Ito ay isang maaaring sintomas o stage na ikaw ay mayroong dinaramdam na pulmonary diseases, resultant hypoxia, lung cancer, liver disorder, dysenteria, problema sa gastrointestinal tract at maaaring sakit sa puso. Bagaman ang pagkakaroon ng club finger ay hindi naman seryosong bagay, subalit ang mga sakit na maaari nitong kaugnay sa iyong katawan ang dapat mo ngang bigyan ng pansin at maagapan. Sa pamamagitan nga ng pagkonsulta sa inyong doktor ay mas maagapan ang maaaring mas malala mo pang maging kalagayan. Sa tulong ng pulse oximeter, blood test, x-ray, ECG, CT scan o ultrasound ay maaaring makita ang totoong kalagayan at kondisyon ng inyong katawan. At upang ito ay mas maagang maagapan. Kaya alagaan natin ang ating katawan, kumain ng wasto at masustansya, at sabayan ng sapat na pahinga. Masakit ba ang inyong mga binti? Laging namamaga ang mga paa at napakaraming mga varicose veins ang makikita. Hello, what's up? Your best here. Isa ka rin ba sa mahigit sa 20% ng mga nakatatanda o ng individual na namomroblema dahil sa discomfort at minsan ay kirot na dulot ng varicose veins? Kung gayon, ang videong ito ay para sa inyo dahil pag-uusapan natin ang isang napaka-epektibong solusyon o remedy upang hindi man lubusang mawala ay mabawasan at maibsan ang stress at discomfort mong nararamdaman dulot ng mga varicose veins. Ano nga ba ang varicose veins? Ang varicose veins ay namumuo kapag ang mga maliliit na valves sa ating mga ugat ay nanghihina na. Nagbabara dito ang mga dugo at nagsasalasala at kalaunan ay namamaga. At ito rin ay umaangat at nagiging visible sa ating mga balat. Kadalasan itong kulay dark blue o kaya naman ay purple, masakit at mabigat sa pakiramdam. At ang pinakamatindi ay kitang-kita nga ito sa ating mga binti at visible sa ating mga balat. Ayon nga sa pag-aaral, mahigit pala sa 20% ng mga matatanda ang nakararanas ng problema sa mga varicose veins. Maraming dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng mga namamagang ugat o varicose veins.
Kagaya ng pagkakaedad, kasarian, at kadalasan ang mga kababaihang nagbubuntis o menopause na ang kadalasang mayroong mataas na tsansa upang magkaroon ng varicose veins. Maaari mo rin naman itong mamana o kaya ay bunga ng matagalang pagkakaupo o pagtayo. Kung mahilig rin kayo sa tabako at labis ang timbang ninyo, ito rin ay sanhi upang magkaroon ng varicose veins kalaunan. Marami na ngang naglabasang mga paraan upang mawala ang mga problemang ito sa varicose veins. Ngunit ito ay kadalasang napakamahal. Katulad na lamang ng laser therapy, sclerotherapy, at vein surgery. At kung wala kang ang budget ay maaari ka na lamang magsuot ng elastic stockings o kaya naman na itaas ang inyong binti habang kayo ay nagpapahinga o natutulog. Subalit batid mo ba na mayroon palang dalawang sangkap sa kusina ang maaari mong maggamit na remedyo o panlunas kaugnay sa varicose veins? Ito ay ang bawang at ang sibuyas na kadalasan nating makikita sa mga kusina. Kumuha ka lamang ng isang malaking piraso ng sibuyas, gagarin ito at katasin gamit ang tela. Kumuha ka rin ng 5 gloves o butil ng bawang, gagarin din ito at saka katasin. Pagsamahin ang katas ng bawang at sibuyas at saka lagyan ng 1 kutsarang pulot o honey. Mag-init ng 3 kutsara ng butter at saka ito ihalo sa inyong mixture. Kung malamig na nga ay haplas ito sa inyong binti o sa bahagi ng inyong katawan na may varicose veins. Balutin ng cling film at maligamgam na tela. Hayaan ng 3 oras at saka banlawan ng maligamgam na tubig at tiyak na mawawala o mababawasan na ang sakit at bilang ng inyong mga varicose veins. Ikaw, marami ka rin bang mga visible na mga varicose veins sa binti? Bakit hindi mo ito subukan? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.